Ano po ang sikreto ng mga top earners? Ako ba? Top one. Top one. Anong sikreto ng top earners? Nakita ko yung mga kumikita talaga malaki, continuous talaga yung pag-i-improve nila sa sarili nila. Tapos, may mga tao kasing masipag lang sa isang taon. After 2 years, medyo yung sipag nababawas na. After 3 years, yung sipag paunti-unti nawawala. Ang sikretong nakita ko, hindi man ako, yung mga kasabayan natin, mga Hall of Famer, tapos kasama sa top 20, yung sipag nila lalo pang nadadagdagan. Siguro relevant yun dun sa malaki ang binabayaran eh. May mga binabayaran eh. Kaya napaka-importante yung nag-accumulate ka rin ng mga payables, dumadami rin para talagang hindi ka talaga nakukomport. Tapos yung continuous po yung training. So, yun lang nakita ko. Tapos palaki ng pangarap talaga. Palakihan talaga ng pangarap. Yung psychological wallet mo talaga lalakihan mo para yung pangarap mo tuloy-tuloy ang paglaki. Tama po. Kasi meron ako nakita nung kumita ng 50,000, pahinga na. Mayroon nga, pag kumikita 30,000, nag-iiba na attitude. Bakit? Sa kanya, tingin niya, pag kumikita ng 30,000, big time na. So, ugali niya, iba na. So, yung attitude, mag-reflect yan pag kumikita ng malaki. May mga ganun ba kayo? Parang nag-iiba siya. Pag nakapagsalita, mayroon akong tinitrain estudyante na, sabi ko, bantayin mo yung ugali ng pag may mga kotse na, kasi pag nagkakotse, nag-iiba na. Diba? Parang pag nagsalita sa magulang, sa kapatid, diba? Nung nagkakotse lang, kala mo, utos-utusan ng mga kapatid, linisan mo yan. Diba? Pag pangit, kumita ka, pero parang naging ano ka. So, pag downline, mabait. Pag family na, ang bilis ma-stress, ano ka ba? Mga ganun, diba? Diba? Ito po, totoo to, nangyayari to na pag family na, parang kunting ano lang, nagagalit na. Diba? Maiksi na yung pasensya. Pero pag downline, talagang, parang nakaka-relate ba to? Ito, hindi. Pag downline, napakabait, napakina. Pero pag relatives na, pag family na, parang maiksi na ng pasensya. So hindi rin maganda nung nagkapera. Tama po. Kaya kailangan po tuloy-tuloy ang training. Tapos kahit kumikita ka, dapat marunong ka pa rin makinig. At aminin mo, kahit kumikita malaki, hindi mo alam lahat. Dapat isa lang alam mo. Ang alam mo, hindi mo alam lahat. Kaya matututo kang magtanong at makinig. So, isa po yun. Totoo lang po, pera lang yan. At the end of the day, diba, titingnan pa rin yung karakter mo. Pera lang yan, pera lang. Diba? Pera yan. Saka, hindi po pera yung magbibigay sa'yo ng kaligayahan. Hindi talaga. Partly, pero yung buo, hindi. Minsan yung paano nagbibigay ng stress. Tama. So, dapat yung pera hawakan mo. Hindi yung pera ang humawak sa'yo. Tama po? Tama. Yan.